Halos 12 milyong estudyante ang nakakapag-enroll na para sa pagbubukas ng school year sa August 24 ayon po yan sa DepEd. Inaasahang dadami pa yan lalo't pinayagan na rin ang manual enrollment sa mga eskwelahan. Nagbabalita si Patricia Manguni. Simula noong June 1, online lamang ang paraan ng enrollment sa mga paaralan base na rin sa utos ng Department of Education. Pero nito lang ding linggo nang payagan ang manual enrollment. Sa Dropbox gaya nito, ihuhulog ng mga magulang ang na-fill upang learner enrollment and survey form. Sa bagong Silangan Elementary School, kalahati raw sa kanilang higit 8,000 estudyante ang nakapag-enroll online. Ang natitira naman, mas pinili pa rin ang manual. Walang online eh, napakahirap. Palaging data lang. Mahirap, mas maganda pa rin yung dati na face-to-face. Katulad sa akin, walang, di ba, walang wifi, walang ano, kaya nagpunta talaga ako dito sa school para ma-enroll yung mga anak ko. Nagpatupad rin ang paaralan ng sistema kung saan kokolektahin na lang ng homeowners ang mga LESF at isahang isusumite, imbis na pupunta pa ang mga magulang sa paaralan. Pinatawag yung mga nanay, then nagsubmit sila ng form, binigyan ko ng form, sinubmit naman sa akin, tapos ito ngayon yung araw na submission, Huwebes. Sa palagay ko, mas maganda. Lesson sa work ng mga nanay. Sa Holy Spirit Elementary School naman, naobserbahang mahigit sa kalahati ng mga magulang ay pinili ang manual enrollment. Ang diskarte naman dito, may nakalaan lamang na araw para sa kada grade level para hindi magsabay-sabay ang mga magulang. Mas marami po yung nagsasubmit po dito sa amin. Kasi sa online po kasi konti lang po yung parents na may access po sa computer at sa internet. Batay sa huling datos ng DepEd, halos 12 million na ang mga estudyanteng nakapag-enroll sa mga public school sa buong bansa sa pamamagitan ng online at manual. Habang sa private schools ay nasa mahigit 400,000 naman. May pagkakataon pang humabol ang iba pang mga magulang dahil hanggang June 30 pa ang huling araw ng enrollment para sa darating na school year. Para sa 1PH, Patricia Manguni, News 5.